Bumaba ng 7% ang antas ng krimen sa Pilipinas mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Dahil dito, sinabi ng Philippine National Police na wala silang nakikitang banta sa seguridad para sa isasagawang barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. May ulat si Joshua Garcia. Kinumpirma ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na wala itong nakikita na dapat ipag-alala sa kapayapaan at kaayusan sa gaganapin na barangay at sanggunian kabataan elections 2023 kung ikukumpara sa mga naunang halalan. With regards to yung mga natatanggap na threat ay mga ilan-ilan lang naman. It's not that magnitude na talagang compared to the previous elections. Not to the point na maapektuhan yung election. Gayunpaman, patuloy pa rin anya ang kanilang pagbabantay sa mga hotspot areas o yung mga lugar na maaaring pagmulan ng politically driven violence. Sa amin, on the part of our agency, meron na tayo dyan continuous monitoring and we have some data already based on existing threat assessment and historical data. Meron tayo. Most likely, ang nakikita natin na threat dyan are yung talagang intense or magiging cause of yung mga flashpoints ay yung intense political rivalry. Yan ang medyo talagang babantayan natin. Binalaan din ng liderato ng PNP ang mga kakandidato na huwag magbibigay ng pera sa CPPNPA na sinasamantala ang eleksyon para makakolekta ng permit to campaign fee at permit to win fee na labag sa Republic Act 11479 o Anti-Terrorism Act of 2020. Kasabay din ito ang direktiba ni Acorda sa kanyang mga regional directors na paigtingin pa ang kampanya laban sa mahigit 40 private armed groups sa Region 1, 3, 5, 6, 13, Cordillera Administrative Region at Bangsamoro Autonomous Region nang sa gayon ay hindi ito makapagdulot ng kahit na anong karahasan sa darating na BSKE. Nabanggit din ni Acorda na patuloy ang pagbaba ng krimen sa bansa kung saan mula Enero nitong taon hanggang ika-26 na Mayo ay bumaba ng 7% ang peace and order indicator na kinabibilangan ng index crimes tulad ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, motorcycle at vehicle theft. Samantala, nasa mahigit 27,000 police disaster response personnel sa buong bansa naman ang nakadeploy upang tumulong sa mga lokal na otoridad ng DRRMO at LGUs para sa posibleng preemptive evacuation at rescue and relief operations sa mga lugar na may banta ng Typhoon Betty. Joshua Garcia, para sa Bayan.